Hoy! Magandang gabi mga kabuhat. Ito po ang inyong lingkod, si DJ Boy Buhat. Ngayon, talakayin natin. Mahilig ka ba sa mga alagang hayop? O isa ka bang pet lover? Katulad ng aso, pusa, daga, manok, itik, pabo, o mga insekto. Katulad ng uod, ipis, tarantula, meron pa isa, langgam. O inalagaan ba yung langgam? Langaw? Inalagaan ba? Hindi ah. Yung gagamba, yun, inalagaan. O, di ba mga kabuhat? Matalalakayin natin yung mga mahihilig sa pag-aalaga ng hayop o mga nag-aalaga ng hayop. Katulad namin, marami kaming hayop, marami kaming insekto na inaalagaan. O yung mga kabuhat, hindi nyo ba alam, isang trivia na ang mga hayop ay isang reincarnated soul from the dead. Wow, nakakatakot naman mga kabuhat. Nakakatakot yung mga sinasabi ko. Yan ay sa kaalaman ng aking pananaliksik, sa kaibituran ng aking pag-iisip, yun ay para bang hindi makapanipaniwala. Pero talagang hindi ako naniniwala. Pero minsan naniniwala naman. Kaya mga kabuhat, intindihin nyo kung anong sinasabi ko. It is the resurrection from the dead. Yun. Pero yan, kadalasan, pumapasok sa katawan ng aso't pusa. Bakit? Tingnan nyo naman, ang aso't pusa ay napakahilig sa tao. Sila ay pinakamalambing na hayop na inalagaan ng tao. Hindi naman pumapasok sa leon yun. Eh, yung leon ay masyadong masaklap dun. Bago mo mapaamo yung leon, isang katerbang pagkain may kuwan mo ron. May bibigay mo, hindi katulad sa aso, tsaka pusa. Kaya mga kabuhat, kailangan maging mapagmahal kayo sa mga aso at saka pusa. Dahil hindi mo alam na yung pala'y kaluluwa ng mga kamag-anak nyo nung araw, pumasok doon sa aso at pusa. Di ba? Eh, tinatadyakan mo. Sinampas mo. Hindi mo pala alam, lulo mo yun. Pumasok doon sa pusa o kaya sa aso. O, di ba? Totoo. Totoo kung nakikinig ka o iisipin mo talaga. Parang totoo nangyari, maparang hindi. O kaya mga kabuhat, ano kaya? Napag-isipan nyo kung totoo ang sinasabi ko? Eh sa akin lang, parang hindi totoo eh. Parang hindi totoo, pero trivia yan. Trivia. Dati sa trivia. Totoo man siya o hindi. Maniniwala man tayo o hindi, pero trivia siya. Oh, di ba? Hindi natin alam kung totoo. Malay mo, totoo. Na yung pumapasok na kaluluwa doon sa aso't pusa ay kamag-anak natin. Kaya kailangan mahalin natin sila. Mahalin natin yung mga pusa at aso, kahit anong mga hayop na kaya naman sila nagagalit pag sila'y nasasaktan. Sa totoo lang. At kaya sila'y nagugutom, kaya hindi natin sila gugutomin. O nga, maano mga pet lovers, mga kabuhat, siguro naintindihan yung mga sinasabi ko at hindi tayo natatagal sa ating pagkukuha nito, pagpaintindi sa inyo, o kaya ating pagsasalaysay, pagtatalakay tungkol sa mga hayop na ating nainaalagaan. Yun lang sasabihin ko sa inyo mga kabuhat. Kailangan natin mahalin ang ating mga alaga. Aso man siya, pusa man siya, tarantula man siya. Tarantula man siya, kailangan mahalin natin dahil hindi natin alam. Yun pala yung kaluluwa ng kamag-anak natin pumasok sa kanila. Reincarnated soul. Wow, nakakatakot. Oh, sige. Sige mga buhat, sa sunod din na pagtalakay ng ating mga kung ano-anong mapagkwentuhan natin, mga kabuhat. Isang trivia yan. Maraming salamat. Sa sunod ulit.